Isang masayang pabati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang ETUlay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA-ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang ETUlay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive Program para sa mga mag-aaral mula Grade 1 hanggang Grade 3. Gayun din ay mayroon tayong IELTS Program at SPED Tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula ika-9 ng umaga hanggang ika-7 ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. ETUlay natin ito, Sulong Edukalidad! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Magandang umaga, mga tutinay mula Luzon, Visayas at Mindanao. Isang mapagpalang umaga at makaalamang umaga na naman ang aming bati namin sa inyo ni Tutor Lori. Tutor Lori? Magandang umaga, mga tuti. Mula sa Luzon, Visayas at Mindanao, sabi nga ni Tutor Alma, kami muli ay maghahatid sa inyo ng makabagong aralin na punong-puno ng kaalaman at kasiyahan dito sa MTB MLE 2. Yan, may marami okay, na nanonood, Tutor Alma. Okay, Tutor Lori, tingnan mo nga sa chat box. Baka may mga bumabati na sa atin. Opo, may mga bumabati na po sa atin. Katulad po ni Ma'am Rosanna from Palayan City, Nueva Ecija daw po. At yung ating masugid na chuti ay nandito na rin, si Isaiah at si Sir RJ ay nagsasabing good morning. At si Princess din po ay nandito. Kasama din po si Jersey, nagsasabi po sila ng good morning. Magandang umaga sa aming mga chuti. Okay, so magandang umaga mga tuti namin. Pero bago natin simulan ang ating aralin sa aral na ito, ay magkantahan muna tayo.
yung ating MTB MLE song. Okay, handa na ba kayo? Sige, kasi handang-handa na si Super Armang. Okay. Tayo nang maglakbay sa mundo ng MTB. Oh, sayan ko ang lakbay ay tuklas din. Kaisipan ang linda sa bagong aral. Sana yan ay ating linangin. Okay, Super Lori. Mga tsuti, alam kong naging handa kayo, lalo sa kanta ni Tutor Alma ng MTB MLE. Ihanda na ang ating isipan, ang ating tenga, at tayo na uling mag-aaral. Bago tayo mag-aaral, nais muna nating pasalamatan ang bumubuo ng ating tutorial neto ng MTB MLE ngayong week 7. Pakilagay po sa comment down nyo po sa section nyo ay pakilagay, maraming salamat po. Yan. Baliktanaw natin yung nakaraan nating aralin nung nakaraang araw, nung nakaraang linggo. Sabay-sabay natin alamin ang ating napag-aralan. Sukatin natin ang inyong napag-aralan. Ano nga ba ang ating napag-aralan noong nakaraan? Nilinang natin ang mga salita mula sa ating napakinggang kwento o sa mga pangungusap. Tama ba mga tsuti? Ngayon, atin nang tuklasin kung kayo nga ba ay natuto. Suriin natin at sukatin ang inyong kaalaman. Panuto, piliin ang tamang salita upang mabuo ang pangungusap. Bilang isa, masarap patlang sa malamig na tubig ng batis. Muli, pipiliin nyo ang angkop na salita mula sa kahon upang madugtungan o mabuo ang pangungusap. Ano kaya ang masarap gawin sa tubig ng batis? Magtampisaw, mahalimuyak, labis, miti o irog? Kung ang sagot mo ay magtampisaw, ikaw ay tama. Sa ating katanungan bilang dalawa, patlang ang mga bulaklak ni Dindin sa kanyang hardin. Ano kaya ang naglalarawan sa bunga bulaklak ni Dindin? Mahalimuyak, labis, miti o irog? Kung ang iyong sagot ay mahalimuyak, tama, napakahusay mo. Pangtatlo, patlang ang tawag ng mahal naming ina sa aming ama. Ano kaya ang katumbas ng salitang mahal? Ang tatlong natitira sa ating kahon ay labis, miti at irog. Ano kaya ang magkatumbas na salitang mahal? Kung ang sagot mo ay irog, napakahusay! At para sa ating pang-apat katanungan, ibinahagi ni Jonah ang patlang niyang baon sa kanyang mga kaibigan. Ano ang dapat nating ilagay? Ano ang naglalarawan sa baon ni Jonah? Ito ba ay labis o miti? Kung ang iyong sagot ay labis o sobra ang baon ni Jonah? Tama! Ano naman ang panglima sa panglimang katanungan? Marami akong patlang sa buhay. Ano kaya ang gusto niya sa buhay? Magtampisaw, miti, labis o mahalimuyak? Ano ang iyong sagot? Pag-isipang mabuti. Kung ang iyong sagot ay miti, tama! Marami akong miti sa buhay. Sino sa inyo mga tsuti ang bigay ng tamang sagot. Yan, nandito na tayo sa MTB MLE 2, mga tsuti. Sa ating pag-aaralan ngayon, pag-aaralan natin pagkatapos ng aralin nito, nakakasiguro kami na kayo ay matututo na magbasa ng kambal-katinig sa pangungusap. Handa na ba kayo? Kung kayo'y handa na, kayo nga ay pumalakpak ng 3 beses at sabihing handa na po. Yan. Mukhang handang-handa na sila, Tutor Alma.
At para tayo lalong maging handa, nais ko muna kayong bigyan na pag-aralan muli natin ang alpabetong Pilipino. Tandaan nyo ang mga ito. Ito ay mga alpabeto. Ang mga alpabetong ito ay pag-aaralan natin muli. Ang alpabeto ay may dalawang pangkat. Ang pangkat ng patinig at katinig. Tignan natin ang aking mga bibilugan. Ang unang titik ay titik. Letrang A. Pangalawa ay letrang E. Letrang I. Letrang O. At letrang U. A, E, I, O, U. Sa inyong palagay, ano kaya silang pangkat? Sila ba ay katinig o patinig? Sige, mag-isip nga kayo. Ano kaya sila? Ano kaya silang pangkat? Katinig ba o patinig, mga tsuti? Tignan nga natin kung may mga sagot na kayo. Ang sabi ni Rachel, ni Altea, ang sabi nila ay patinig. Tama! Ito ay mga patinig. Ang mga nakabilog na mga letra ay patinig. Letrang A, may tunog na A. Letrang E, may tunog na E. Letrang I, may tunog na A, E. Letrang O, may tunog na O. At letrang U, may tunog na U. Ang mga ito ay patinig. Ang mga hindi nakabilog ay katinig. Tandaan natin, mga bata, ang salita ay binubuo ng pantig. Ang pantig ay ang paghahati-hati ng mga salita upang makabuo ng salita. At tandaan natin, ang salita ay may pantig at ito ay binubuo ng katinig at patinig. Mga bata, ito ang ating pag-aaralan ngayon at tutuklasin. Meron tayong panauhin, matalik na magkaibigan. Tutuklasin nila ang mga letrang patinig at katinig. Kayo ba? Meron din ba kayong matalik na magkaibigan? Maaari mo bang ilagay sa comment section kung sino ang iyong matalik na kaibigan? Tara! Samahan natin ang matalik na magkaibigan na si Butchoy at si Butchay. Yan, pakitignan ko nga kung sino na yung nagsulat ng kanilang, yan, naglagay na sila ng kanilang mga matalik na kaibigan. Ang sabi ni Isaiah, si Ate Arjane po. Yan. Ito, alam nyo ba, mga bata? Itong si Butchay at si Butchoy ay hindi lang matalik na magkaibigan. Sila rin ay magkapatid. Sabay silang napanganak. Sila pala ay kambal. Halina, samahan natin si Butchoy at Butchay sa pagtuklas sa mahiwagang pinto. Halina, samahan natin sila. Samahan natin una si Butchoy. Ano-ano kaya ang makikita at matutuklasan natin sa likod ng pintuan ni Butchoy? Una, ang unang nakita ni Butchoy ay plaza. Anong unang nakita niya? Plaza. Ang pangalawang nakita niya ay klinika. Pangtatlong nakita niya ay globo. Pangtatlo ay mancha. Panglima ay braso. Kay Butchay naman, samahan natin siya. Halikayo. Ang unang. Ayan ang mga nakita. Okay, Tutor Lori, pakiulit mo po. Tingnan natin, basahin natin yung ano, balikan natin yung nakita ni Butchay sa pinto, sa likod ng pintuan. Hindi nga, ulitin nyo na. Tutor Lori? Okay, ito po yung mga salita na nakita ni Butchoy sa likod ng pintuan. Plaza, klinika, globo, mancha, at braso. Tingnan nyo mabuti yung mga dalawang katinig na letra na magkasunod. Yung PL, PL,
GL, TS, at saka BR. Okay. Ito ang tinatawag nating ambal katinig. Okay. Dr. Lori, tignan mo na ulit yung ebuchay naman. Yung kay Butay, Dr. Lori, ayan. Sige nga, basahin mo, Tutor Lori. Ayan, nabasa na ni Tutor Lori, no? Troso, cobra, jam, prutas, at saka brillante. Ito po yun ang mga salitang na natagpuan ni Butay sa loob ng pinto. So, pansinin ninyo yung dalawang letra na magkasunod ng katinig. TR, BR, DR, PR, at saka BR. O ulit, sa sinabi ko nga kanina, ang tawag natin dito ay kambal katinig. Okay, Tutor Lori, di namin natinig yung sinasabi mo kanina. Ulitin mo nga, Tutor Lori. Good morning po. Good morning, Tutor Lori. Nakamit po kayo. Ayan. Troso. Ulitin ko ha. Cobra, drum, pusa, sa saka brillante. Ulitin mo nga, Tutor Lori. Okay. O mga tuti, tulungan natin si Tutor Lori, no? Babasahin ko muli ang mga salita na natagpuan ni Putra doon sa likod ng pintuan. Okay. Troso, cobra, jam, prutas, at brillante. Ayan. Tignan ko nga, Tutor Lori, yung susunod na slide. Ano pa ang hiwaga? Ayan. Ito pa na yung hiwaga, mga tuti namin. Ang kambal tinig o cluster ay mga salitang may magkadikit na magkaibang katinig na nasa iisang pantig. Okay, so yan ang tawag ng tindian ay kambal katinig. Katulad kanina, nang nakita ni Butoy at saka ni Butay sa likod ng pintuan, yung mga salita o may kambal katinig tulad na troso, plamancha, at iba pa. O, diba ang gaganda? Cobra, drum, prutas, at saka brillante. Iyan ang mga kambal katinig na nakita ni Butchoy at ni Butchoy sa likod ng pintuan. Okay. Tutor Lori, alam ko may inihanda ka pang kwento para sa kanila. Go, Tutor Lori. Hello po. Nakamute po si Tutor Lori. Okay. Sige, Tutor Lori. Habang naghihintay po yung mga tuti natin para pakinggan yung kwento mo. Sige nga po, Tutor Lori. Tingnan natin kung may mga may nakasulat na sa chat ba sa bumabati sa atin. No? Kasama natin ngayong araw. Okay. So, Tutor Lori, yung kwento na po natin. Tutor Lori, yung kwento natin. Alamin natin na yung mga tuti. Yan, go, Tutor Lori. Mga tuti, pasensya na kayo na all the time pala hindi nyo narinig ang mga sinabi ko. Dahil mahina pala ang signal ko, pasensya na kayo ha. Ngayon naman ay dadako tayo uli sa ating, sa mga dayo ngayon ay tandaan ninyo, ang mga salita ay binubuo ng katinig at patinig. Nakita nyo kanina ang mga bagay na nakakulay pula. Ang mga nakakulay pula na ito ay mga katinig. At pag sila ay dalawa, ay tinatawag natin silang kambal katinig. Ulitin nyo nga, ang kambal katinig ay tinatawag din natin na ano kaya ang tawag natin sa kanya? Ano kaya ang iba nating tawag sa kanya? Tinatawag natin itong cluster. Ito ay may magkadikit na magkaibang patinig o katinig sa iisang pantig. Tandaan natin yan, mga bata, ha? Tandaan natin na ang cluster ay maaaring matagpuan sa unahan, gitna o hulihan ng salita. Halimbawa, karayola. Saan kaya natin makikita ang cluster dito sa salitang ito? Kung ang iyong sagot ay nasa unahan, tama, napakahusay. Tignan nyo,
ilang kayang pantig meron ng salitang Krayola? Krayola. Sila ay tatlo, tama? Sa unang pantig, doon natin makikita ang cluster. Ang pangalawa naman natin ay kaklase. Kaklase. Saan naman kaya natin makikita o matatagpuan ang cluster dito sa pangalawa? Kung ang sagot mo ay nasa gitna, napakahusay. Ang pangtatlo naman ay plancha. Saan natin makikita ang cluster? Sa unahan ba, sa gitna o sa hulihan? Kung ang sagot mo ay nasa hulihan, napakahusay. Tandaan mga batsuti natin, ang cluster ay kambal katinig, dalawang katinig sa iisang pantig. Maaari itong makita sa unahan, gitna o hulihan ng salita. Narito pa ang mga ibang mga halimbawa na ating bibigkasin, katulad ng plancha. Ilang pantig meron ng salitang plancha? Plancha. Ang unang salita, ang unang pantig ay pl. Doon natin makikita ang cluster sa unang pantig. Ang kaklase naman, kaklase. Ilang pantig meron ang salitang kaklase? Tatlo. At makikita natin ang kambal katinig o cluster sa ang bahagi. Sa unang pantig ba, sa pangalawang pantig o pangtatlong pantig? Kung makikita mo, makikita natin sa gitna. Ang pangtatlo naman ay globo. Saan natin ito makikita? Sa una o pangalawa? Kung ang sagot mo ay nasa unahan, napakahusay talaga. Ang susunod ay mancha, mancha. Sa unang pantig o pangalawang pantig? Pangalawang pantig. Ang panghuling salita ay cobra. Cobra, bra. Saan natin siya makikita? Sa unahan o panghulihan? Tama. Ito yung naman ang sinasabi ni Tutor Alma, ang kanyang sinulat na kwento tungkol sa mahiwagang sombrero. Yan ang dahilan bakit kami nakasombrero na Tutor Alma. Dahil meron kaming ibabahagi sa kanyang sinulat sa kwento niya na ang mahiwagang sombrero. Halika, pakinggan natin at tignan natin, tuklasin natin ang hiwaga sa sombrero na sinulat ni Tutor Alma Cecilia A. Lawagan. Ang may-ari pala ng mahiwagang sombrero ay meron ding matalik na kaibigan na si Gracia. Nakita nyo ba ang sombrero ni Brent? Alamin natin ano-ano nga ba ang mga bagay na lumabas. Ayan na nga, Tuti. Ang mga bagay na lumabas sa mahiwagang sombrero ay platito, plancha, crayola, track, tren, at trompo. Ito yung mga laruan na nakita nila sa mahiwagang sombrero. Okay, Tutor Lori, go! Yan. Ayan ang mga lumabas sa mahiwagang sombrero ni Brent. Basahin natin. Platito. Yan, basahin natin sabay-sabay, ha?
platito, plancha, krayola, truck, tren, trumpo. Pansinin natin ang mga nakakulay dilaw. Ang mga nakakulay dilaw na ito ay katinig ba o patinig? Kung ang sagot mo ay katinig, tama. Napag-aralan natin ang tawag sa dalawang katinig sa iisang pantig ay kambal katinig o cluster. Tignan natin. Ang una ay platito. Pangalawa, plancha. Sa totoo, sa pangalawa, meron siyang dalawang cluster. Para sa una ay pla at saka cha, plancha. At pangtatlo ay krayola. Krayola. Pang-apat ay truck. Pang-lima ay tren. At ang panguli ay trumpo. Ano nga ba ang tawag sa mga salita na ito na may dalawang katinig sa isang pantig? Yan. Tama mga bata. Ngayon, meron pa kami inihanda na mga halimbawa na kambal katinig ni Tutor Alma. Hali kayo, basahin natin ang mga ito. Handa na ba kayo? Nakikita nyo na ba ang una natin? Ang una natin ay PL, kambal katinig na PL. Ang tunog niya ay PL. Plaza, plastic, plaka, florera, platito. Ano nga ba ang tunog na ito? Ang kambal na katinig na ito ay PL. Ano kaya ang susunod? Tignan natin ang susunod. Ang susunod ay KL. Klase, klima, klaro, klinik, kliyente. Ito ay may kambal katinig na KL. Ang susunod naman natin ay BR o BR. Braso, brusco, brenda, brigada, brillante. Ang susunod natin ay DR, dr. Driver, dr. Drum, drama, dribble, drawing, dr. Ang susunod natin ay KR, cr, crayola, crema, cruz, kristal, krudo. Ano pa kaya ang inihanda namin? Kambal katinig o cluster na TR na may tunog na tr, truck, tricycle, tren, trumpo, trabaho. Meron pa. PR na may tunog na per, presyo, prutas, produkto, prito, premyo. At ang uli namin ay DY na may tunog na J. Jacket, jeep, J. Jacket, jeep, janitor, jaryo, diamante. Alam ko mga tsuti, may bago kayong mga natutunan ngayon kung ano ang mga tunog ng mga kambal katinig. Ngayon naman, upang lalo kayong pagyamanin ang mga salitang natutunan, samahan nyo si Tutor Alma na tuklasin at subukin at tignan kung tama ba ang inyong mga natutunan sa kanyang inihandang gawain sa pagyamanin. Okay, maraming salamat Tutor Lori. No? Tingnan natin Tutor Lori. Tingnan natin ha, ang husi at galing ng ating mga tsuti ngayong araw. Dahil pinaghandaan natin ngayon yung pagyabanin natin ang kanilang galing. Okay, tingnan mabuti ang hanay A at ang hanay B. Sa unang hanay, sa hanay A, ay may mga salitang kambal katinig. Kunat, proso, pruta, trumpo, at saka braso. Sa hanay B naman, ay may mga larawan. Letrang A, letrang B, letrang C, letrang D, at saka letrang A. Okay, hindi nga, subukan na natin ang inyong galing ninyo. Sa unang bilang, okay, ano kaya dito sa hanay B ang dapat ating itapat? Letrang A ba? Letrang B, letrang C, o letrang D, o letrang E? Kung ang isinulat ng sagot ay letrang B, sa top box, ang galing-galing mo. Okay, dahil tama ang iyong sagot.
Okay. Sa pangalawa naman, ay kambal katinig na tropo. Okay. Alin kaya sa hanay B? Ang dapat ating ipagtapat na larawan. Letrang A, letrang C, letrang D, o letrang E. Okay. Sinulat mo ba sa chat box ay letrang A? Mahusay! Ang galing mo. Oh, okay. Dumako naman tayo sa pangatlong bilang. Kambal katinig na putas. Okay. Alin kaya dito? Letrang C, letrang D, o letrang E? Sige nga, isulat na lang inyong sagot sa chat box. Kasi mamaya babasahin niya ni Tutor Lori. Okay, ang isinulat mo ba sa chat box ay letrang D? Nako, ang galing-galing mo! Okay, pang-apat na bilang. Kambal katinig na trumpo. Alam kayo dito sa dalawa, letrang C o letrang E? Isulat mo na ang sagot sa chat box. Okay, ang isinulat mo ba sa chat box ay letrang E? Napakagaling mo. Dalawang thumbs up, bibigay ko sa iyo. Okay, panghuling bilang, panlima, ay kambal katinig na braso. Ang isinulat mo bang sagot sa chat box ay letrang C? Na, tama ang iyong sagot. Maraming salamat sa mga tuti ko, mga tuti namin na sumagot sa chat box. At sige nga, Tutor Lori, patibasa mo nga yung mga sumali doon sa pagsagot sa ating pagsasanay sa araw na ito. Yan, tignan nga natin. Go, Tutor Lori! Tignan nga natin kung talagang tamang-tama ang yung mga sagot. Ayon, si Princess sumagot po siya. Lahat ay tama. Ganon din po si Azalina, si Isaiah, si Rich Ann. Maraming salamat sa inyo, ha? Tamang-tama ang yung mga kasagutan. At upang patuloy namin kayong tignan natin, alam ko na dahil napagyaman nyo ang inyong kaalaman ngayon, ay kayang-kaya nyong sagutin ang susunod. Tignan nga natin mabuti ang mga larawan. Tignan natin ang mga salita na nakasulat sa kahon. Ano-ano kaya ang mga salita na nakasulat sa kahon? Para sa unang larawan, ito ba ay gripo, florera, crayola, tsokolate, prinsipe? Ano ang iyong sagot? Kung ang sagot mo ay Crayola, napakahusay! Pangalawang larawan? Ano kaya ang sagot mo? Pakaisipan. Kung ang sagot mo ay Prinsipe, tama, mahusay! Pangtatlong larawan, tatlo na lang din ang ating natitira na mga salita. Ano ang sagot mo dyan? Sa kahon. Mula sa kahon, pag-isipan ang tamang sagot. Ang sagot mo din ba ay gripo? Napakahusay! Wow na wow! At para sa bilang na pang-apat, ano ang iyong sagot? Isa, dalawa, tatlo, pag-isipang mabuti ang kasagutan. Kung ang sagot mo ay tsokolate, mahusay! At para sa huling larawan ay pakibasa nyo nga at isulat sa chat box, florera. Tama! Meron pa kaming hinihanda dahil alam namin na husay at galing mo ay nalinang namin sa MTB MLE. Ngayong araw na ito, meron pa kaming hinihanda ni Tutor Alma. Alam namin kayang-kaya mo pa rin sagutin ito. Panuto, piliin ang angkop na kambal katinig upang mabuo ang salitang ginamit sa pangungusap. Piliin ang sagot sa loob ng kahon. Tignang mabuti ang mga kambal katinig mula sa kahon. Mula rito, pipiliin ninyo ang tamang kambal katinig. Bilang isa, ang patlang ima sa Bagyo ay malamig. Ano ang inyong sagot? Grima, drima, klima, prima, ima, chima. Pakaisipan. Kung ang sagot mo ay KL, kambal katinig na KL para sa salitang klima, tama!
para sa pangalawa, nagluto ako ng patlang itong isda para sa hapunan. Ano ang kambal-katinig na angkop para sa salitang ito upang mabuo? Pag-isipan, ano ang iyong sagot? Pakaisipang mabuti. Isa, dalawa, kung ang sagot mo ay PR para sa prito, napakahusay. At para sa pangtatlo ay suot na ni Edna ang bagong patlang. Ano ang iyong sagot? Kung TS para sa chinelas, mahusay. At para sa pang-apat natin, ang patlang driver na si Mang Renato ay maingat magmaneho. Ano kaya ang iyong sagot? Pag-isipang mabuti. DR ba para sa driver ang iyong sagot? Magaling! At para sa panglima, si Trisha ay nag-aaral ng mabuti kaya mataas ang kanyang patlang. Ado. Kung ang sagot mo ay GR para sa grado, magaling. Alam ko ay merong panginihandang aralin si Tutor Alma na sasagutan nyo upang subukin ang inyong nalaman. Tama po ba, Tutor Alma? Yes, Tutor Lori. Okay, next slide, Tutor Lori. Okay, pakinggang mabuti ang panuto ko, ha? Piliin ang tamang kambal-katinig upang mabuo ang pangungusap. Okay, unang bilang. Ang patlang ay ginagamit na pangakot ng graba, bato at buhangin. O, isulat na ang sagot sa chatbox. Kung ang isinulat mo sagot sa chatbox ay, ano yon? Ano nga yun? Sige nga. Okay, ang isinulat mo ba ay trap? Nako, tama ang iyong sagot. Lumako tayo sa pangalawang bilang. Paborito paglaruan ni Boboy ang patlang. Ano kaya itong laruan ito na umiikot at hinahagit? Ang isinulat mo bang sagot ay trumpo? Nako, tama ang iyong sagot. Lumakot tayo sa pangatlong bilang. Okay, ang patlang ay pinag-iimbakan namin ng tubig. O ano kaya pinag-iimbakan natin ng tubig? Pang isinulat mong sagot sa chat box ay drum? Nako, napakahusay mo. Isang palakpak ang ibibigay ko sa'yo. Ayan, panlimang bilang. Nako tayo sa panlimang, pang-apat na bilang. Okay, ang patlang na si Manong Butoy ay maingat magmaneho. Ano kayo titi magmamaneho ng mga driver? Okay, ang isinulat mo ba sa chat box ay? Ano yun? Ayan, ay driver na salita. Ayun, nabanggit ko na kanina, no? Kasi binigyan ko kayo ng clue para doon sa inyong sagot. Kung iyan ang sagot mo sa chat box, doon mabasahin mamaya ni Tito Lori, yan ang makasagot ninyo. Naku, dalawang thumbs up ang ibibigay ko sa inyo. Dumako na tayo sa limang bilang. Okay, ang malaking patlang ay ginagawang tabla ni Manong Bumo. Okay, ulitin ko, ha? Ang malaking patlang ay ginagawang tabla ni Manong Bumo. Ano kayong ginagawa nating tabla? Okay, ang isinulat mo ba sa chat box ay troso? Mahusay! Tama ang iyong sagot. Okay, Tutor Lori, ikaw na po ang basa sa mga sagot nila sa chat box para mabigyan natin ng recognition yung mga tuti nating kasama natin ngayong araw. Go, Tutor Lori! Yan. Bago ko basahin ang mga komento nyo sa chat box, nais muna naming ibahagi ang salita ng Diyos na matatagpuan sa awit 141:3. Maglagay ka ng bantay o Panginoon sa harap ng aking bibig. Ingatan mo ang pintuan ng aking mga labi. Katulad mga tsuti, katulad ng ginawa natin na marahan na pagbigkas sa mga salita na may kambal-katinig, ganito rin ang gawin natin na marahan nating sambitin ang mga salita na lalabas sa ating bibig sapagkat binabantayan ng Panginoon ang bawat salita na lumalabas sa ating bibig kung ito ba ay nakakawalhati o nakakalugod sa kanyang pangalan o nakakatulong sa ating kapwa. At ngayon, babasahin ko na ang mga aktibo na sumagot sa ating chat box.
Ayan, tignan ko si Altena. Ayan, sumagot po sila. Si Altena, si Leslie, si Princess, si City, Nora Zalina, si Isaiah, si Chloe. Ang daming aktibo na sumagot. Maraming salamat, Chuti, ha? Na hindi nyo kami binitawan kahit na minsan nag-iiba-iba ang mga panahon sa atin. Dahil sa mahinang sigla, hindi nyo pa rin kami iniwan ni Tutor Alma. Maraming salamat. At upang masukat namin at malaman namin ang inyong mga napag-aralan o nalaman, nais namin na bigyan kayo ng karagdagan na gawain. Nakikita nyo na ba ang karagdagan na gawain na inyong papadala sa ating panuto? Paki-screenshot. Bumuo ng pangusap gamit ang sumusunod na mga salita. Screenshot nyo at ipadala nyo sa ating page, FB page. I-scan nyo lamang ang nakikita nyo na larawan upang sa ganon ay mapunta kayo sa aming page at makakatanggap din kayo ng ating MTB Star. Ito ang mga nagpadala sa amin. Maraming salamat kay Isaiah, kay Jersey, kay Chloe Green Rose at kay Princess. Sila ay aktibo na nagpadala. Inahanyayaan din namin ang iba na makisali upang sa ganun, sa susunod, ang mga larawan nyo naman ang mapakita rito sa ating ETUlay. May karagdagan pa po ba kayo, Tutor Alma? Yes, Tutor Lori. Dahil nga gusto natin, Tutor Lori, na mapabuti ang ating pagtuturo, yung kanilang, your voice matters to us. Nakita nyo ba yung sa aming screen? Okay. Maaari nyo pong sabutan ang ETUlay feedback form. Yung sa survey po, may QR code yan. I-scan nyo na lang po yung QR code. Basta po malaman namin ano po yung mga suhistiyon ninyo para nakabuti namin ang aming pagtuturo sa inyo. Dahil nais namin ni Tutor Lori na mapalawak pa, mapaganda pa, at mapabuti pa yung aming pagtuturo sa inyo mga tuti namin. Okay. So, Tutor Lori, dahil po, kukunti na lang oras natin, no? Pero bago tayo magpaalam, na ito pong basahin muna ang Global Media Information Literacy Week, nakikiisa ka ang ETUlay. Okay. Ito po ay ng Global Media and Information Literacy Week. Okay. So, supportahan po natin ito, no? Para tayo ay maging malawak pa ang ating kaalaman when it comes sa global media or sa information literacy. Okay. So, Tutor Lori, oras na ng ating kantahan. Okay. Paalam na, mahal namin mga tuti, naway na siyang kayo sa kalamang na ibahagi. Makabagong kasayan, makabagong kasayan, ang tanging maibigay ng inyong abang lingkod, Tutor Alma, Tutor Lori. Okay, dahil dito mga tuti namin, mula Luzon, Visayas at Mindanao, makabagong kaalaman, makabagong kasanayan, mapabagong kahusayan ang aming laging inihatid. Dahil dito sa ETUlay, tuloy-tuloy ang pag-aaral. Tulong edukalidad. Susunod na po ang Tagalog MTB Grade 3. Maraming salamat. Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag ETUlay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!